Finding the factors of x raised to 3 plus 4x raised to 2 plus 5x plus 6 if one factor is x plus 3. So hanapin daw natin yung isang factor na kapag binultiply mo sa x plus 3, ang sagot ay x raised to 3, 4x raised to 2 plus 5x plus 6. First step, kunin natin yung isang factor. Anong gawin natin dito? Equate natin siya sa 0. So x plus 3 equals to 0. And then yung positive 3, lipat natin sa kabila, yan ay magiging negative 3. So x is equal to negative 3. So kunin natin yung negative 3. Then kunin natin yung mga coefficients ito. So yung x raised to 3, that is 1. 4x raised to 2, yan ay 4. 5x, yan ay 5. 6, so 6 na lang yan, yung constant term. Ang unang gagawin natin, bring down natin yung unang coefficient, that is 1. Okay? Then 1 times negative 3, that is negative 3. Then 4 plus negative 3, so pag-addin natin yung mga yan, 4 plus negative 3, that is 1. Then 1 times negative 3, syempre negative 3 ulit yan. Then 5 plus negative 3, yan ay 2. And then 2 times negative 3, yan ay negative 6. And 6 minus 6, 0. Okay, so ngayon, ilalagay na natin yung mga variables nila. Itong 1, so x ito. Ito ay x. Unang term dito ay raised to 3. So dito naman, bawasan mo ng isa, kaya raised to 2 na lang yan. Plus, itong 1, so x na lang yan. Then itong 2, plus 2. Itong 0 dito, yan yung remainder. So, hindi nakasali yan. So, x raised to 2 plus x plus 2. Yan yung sagot. And then, check natin kung tama yung nakuha natin. Para i-check yan, kunin mo yung isang factor, which is x plus 3. And then, gawin mo, i-multiply mo sa sagot. X square plus x plus 2. Ayan, so x times x square o x raised to 2, yan ay x raised to 3. X times x, yan ay x raised to 2. X times 2, 2x. 3 times x raised to 2, yan ay 3x raised to 2. 3 times x, 3x. And then 3 times 2, yan ay 6. And then combining like terms, so x raised to 3. So x square plus 3x square, yan ay 4x square plus 4x raised to 2. And then 2x plus 3x, yan ay 5x. Then plus 6. Pareho ba tayo may nakuha sa given? Yes, pareho. So, that's correct. So, the other factor is x raised to 2 plus x plus 2. Find the missing factors of 2x raised to 4 minus 4x raised to 3 plus 3x raised to 2 minus x minus 10. If one factor is x minus 2. So, kaya kanina, kunin natin yung factor na x minus 2 and then equate natin sa 0. Yan ay x is equal to negative 2, yan ay magiging positive 2. Okay, then kunin natin yung 2, positive 2 na yan. Then kunin natin yung mga coefficients. So 2x raised to 4, that is 2. 2, negative 4x. Negative 4 yan. Then 3x square, so 3. Then negative x, so negative 1 yan. Negative 10, so that is negative 10. Bring down 2. And so, 2 times 2, that is 4. Negative 4 plus 4, yan ay 0. Then, 0 times 2, syempre 0. Then, 3 plus 0, syempre 3. Then, 3 times 2, 6. And then, negative 1 plus 6, that is 5. Then, 5 times 2, positive 10. Negative 10 plus positive 10, that is 0.
Ano yung isang factor natin? So, lagyan na natin ng variables. So, yan ay 2x. Dahil raised to 4 yun, ito ay raised to 3 na lang. Plus, dahil 0 to, huwag natin ilagay. Then, 3. 3x. 3x na lang yan. Kasi ito yung may raised to 2, pero 0 na siya. So, hindi natin ilalagay. So, 3x na lang. Then, 5. So, plus 5. And that's it. Find the missing factors of 6x raised to 4 minus x raised to 3 plus 3x raised to 2 plus 2x minus 2 if one factor is 2x minus 1. So, gaya kanina, equate natin yan sa 0. 2x minus 1 is equal to 0. Okay, so 2x, yung negative 1, lipat mo sa kabila, yan ay magiging positive 1. And then, may kasama pa yung x na 2. So, ang gagawin natin, divide both sides by 2. So, maka-cancel na yan. So, x is equal to 1 half. So, 1 half. Kunin natin yung mga coefficients. So, that is 6, negative 1, 3, 2, and negative 2. Okay, bring down 6. And 6 times 1 half, o para di kayo malito, gawin nyo na lang 6 divided by 2. That is 3. Negative 1 plus 3, that is 2. And 2 times 1 half, or 2 divided by 2, 1. And 3 plus 1, 4. And 4 times 1 half, so 4 divided by 2, so 2. Then 2 plus 2, 4. And 4 times 1 half, siyempre, that is 2. Negative 2 plus 2, so 0 na yan. Then, lagay na natin yung mga variables. Yan ay 6, x, the raised to 4 yun, so 3 na lang yan. So, plus 2x raised to 2 plus 4x plus 4. Pero hindi pa yan yung final answer. Bakit? Multiply lang natin sa 1 half. So, ang gagawin natin, multiply natin ulit sa 1 half or divided by 2. Pareho lang yun. 6x raised to 3 times 1 half. 6 divided by 2, so yan ay 3. 3x raised to 3 plus 2x raised to 2 divided by 2, so yan ay 1 na lang. Pero di natin lalagay yung 1, kaya x raised to 2 na lang yan. Plus 4x, 2 na lang yan, 2x, plus 4, so that is 2. So, yan ang answer natin. Find the missing factors of 2x raised to 4 plus 3x raised to 3 plus 5x raised to 2 plus 4x plus 1 if one factor is 2x plus 1. Equate natin ulit sa 0 yung 2x plus 1. So, yan ay 2x. Positive 1 magiging negative 1. And then may kasama pa yung x. So, divide natin both side by 2. So, cancel na yun. So, x is equal to negative 1 half. So, kunin natin yung negative 1 half na yan. Kunin natin yung mga coefficients. So, 2, 3, 5, 4, and 1. Bring down the first coefficient, so 2. 2 times negative 1 half, 2 divided by 2, 1. Then negative yon, kaya negative 1 yan. Then 3 plus negative 1, that is 2. And 2 times negative 1 half, so negative 1 ulit. Then 5 plus negative 1, so that is 4. And 4 times negative 1 half, or 4 divided by 2, that is 2. Pero negative yon, kaya negative din yan. 4 minus 2, that is 2. And then 2 times negative 1 half, that is negative 1, and 1 minus 1, 0. Then lagyan na natin mga variables. So 2, x, na raised to 4 yun, raised to 3 na lang to. Plus 2, x, raised to 2, plus 4, x, plus 2. Dahil negative 1 half yun, gagawin natin, multiply natin siya sa 1 half.
Negative 1 half yun, pero hayaan mo na yung negative. Just 1 half. Okay? And then, 2x raised to 3 times 1 half, or 2 divided by 2, that is 1. Then, ix raised to 3 na lang. Plus, 2, so 1 ulit yun. So, x raised to 2 na lang yan. Plus, 4 divided by 2, that's 2. 2x. And, 2 divided by 2, 1. So, yun na yung sagot. And then, kung gusto nyong i-check, so, paano nyong gawin? So, ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayo natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.